At syempre, nandito kami ngayon sa ating kusina para gumawa ng panlaban sa init. Di ba pag summer, usong-uso to ate? Ano nga ba ang Ano ba bakit may panlaban sa init? Meron ba panlaban sa init, Ma'am si Jules? Ito ang lagi natin kinakain. Ano ang tawag dito? Halo! Halo! Siyempre, sa halo-halo ang kailangan natin ng mga ingredients ay mga kapamilya ay hindi ko na kailangan sabihin. Well, ito pala sasabihin ko na gulaman, kamote, sabah, nasaging, yes. 1 cup red beans, sago, ube, leche flan, langka, bloke ng yelo, evap, and sugar. Yun! Pero siyempre, ayan, kinukuha na naman si Reg. Ano pa kayo mo ate? Pero hindi lang tayo basta maghahalo-halo ha. Kasi dahil tuturuan din natin ng ating mga momshies kung paano gumawa ng ilang ingredients. Actually, yung gagawin natin yung minatamis na saging. Correct ate. Kasi pero, diba, teka, huwag nyo kumakorek-korek kayong dalawa. Ang mga ginagawa, yung mga paghiwa-hiwa lang, ako talaga yung bloke. Bakit sa akin yung nilalagay itong bloke-bloke na to, ha? Kasi nga naka-sleeveless ka. Ah, ganun ba yun? Ayan. Okay, no problem. De, kasi di ba may mga nabibili naman na ready-made na ihahalo-halo mo na lang. Pero di ba iba rin yung pagkayo ng family mo, lalo kabonding mo yung mga anak mo sa paggawa ng ingredients. Kaya okay din. So ito ngayon. Actually kami, every summer talaga, ginagawa namin to. Well, hindi naman every summer. Siguro nung pwera nung nag-pandemic. Kasi activity din to para kay Nate. Yes, very correct. Alam mo yung correct. Tama. Bibili kami ng mga ibang ingredients like ito. Mahirap to gawin eh. Yung mga mahirap gawin. Yes. Oo, so bibilin mo. Meron namang mga nabibiling minatamis na. Pero ang masaya kasi sa kanila yung sila yung maglalagay sa baso. Di ba parang ang saya noon tapos yung tapos ang hilig pa niya yung crushed eyes. Parang hindi ako nasasayahan dito sa ginagawa ko. hindi ka happy. Hindi ka happy. Uy, pero ito na nga. So gagawa tayo ng minatamis na saging na ganito rin ang proseso ng beans. Okay, so magpapakulo tayo ng tubig. Tapos pag kumukulo na yung tubig, ilalagay natin yung brown sugar. Tapos tutunaway lang natin ng konti-konti. At pag natunaw na, ilalagay na natin ngayon ang saging na saba. Guys, naglagay na ako ng ice dito, guys, ha? Okay, go. Saging na saba. Aray ko. Saging na saba. Tapos, huwag niyong iiwanan kasi pag nasobrahan, baka dumikit. So, kailangan halo-halo hanggang sa makita niyo na lumalambot na ang saging at dumidikit na ang asukal at lumalambot na rin ang lahat-lahat. At nag-evaporate na ang sabaw. At magiging ganito siya, ate. Ayan, Ma'am Shimels. Magkakaroon siya ng syrup. Kung maingay itong aking pagkuhan. Hindi, okay lang. Okay lang, okay lang. Ayan. So, ganun din sa beans. Yung mga gustong gumawa ng sarili nilang munggo, ganun din yung gagawin nila. Pakulo ng tubig, tapos ilagay ang munggo, palambutin. Ang ingredients talaga ng halo-halo, di ba ate, puro tamis. Yes. Oo. At pwede nyo rin ito lagyan ng pandan. Ay, pandan masarap. For more. More kasi flavor. Ang okay. Ay, bongga na yung ice natin. Ano, kunin nyo na ya? Sige. Lagyan nyo na. Ate, ikaw naman. Si Ma'am Sherridge naman magkuhan ito, oh. Ito. Yan. Maganyan, Ma'am Sherridge. Kaya mo maganyan ito, Ma'am Sherridge. Ito. Okay. Grabe ang songbird. Nagkakaskas ng ice. Pwede ko makain ko yung ice na yan. Uy, ginagawa ko to kasi nung bata kami, nagtitinda kami ng halo-halo. Correct. Nakatira kami sa may paradahan. Pag summer, madaming mga driver. Halo-halo ko. Ate, paano kaya... Ay, ano ba ito? Ang dami kong mic. Paano kaya natin makita na nagkakaskas ng yelo tapos kumakanta si Songbird? Uy, pwede ba try, Ma'am Sherridge? Just love it. Yung paano kita iibigin, ate? Sabi naman. Paano kita iibigin kung di mo in... Grabe! Ang sarap manood. Hindi na lang bibili ng halo-halo pag ganyan. Alam mo, Mama Sherridge? Masarap, nakakatawa rin. Real talk lang, sobrang kaming honored talaga pag laging kasama ka namin sa magandang buhay because Asia Songbird at pop icon? Ay, wow! What's the meaning of this? Hoy, grand winner ka! Huwag mo kong ginagigigil ako sa'yo. Because kayong dalawa talaga is a very amazing. Ay, kanya-kanya pa na napatala. Kanya-kanya pala. Oh, nagkuha na si Ma'am Sherridge, ha? Well, okay. Kukuha na rin kami ni Ma'am Sherridge. Ayan. Lalagyan kita. Ang dami! Ang cute-cute na.
Tika, ikaw ba yan? Okay. Kanya na tayong lagay ng ingredients. Ito sa'yo. Huh? So, ingredients muna. Guys, ingredients muna si Ma'am Shijols, saka ang ice. Yeah. Ako, ice lang lahat. Ay! Ako rin baligtad eh. Na-excite ako dun sa ice eh. Kasi mahilig kayo sa ice mo, Ma'am Shireg. Ay! Guys, alam niyo ba, trivia? Mahilig kaming mung umatngat ni Ma'am Shireg ng ice. Ay! Wow! So, kailangan... Songbird? Hindi. Ay, hindi. Sweetie bird. Mas sweetie bird. Bilisan nyo na! Uy, hindi ko akalain na ang halo-halo may kamote. Meron! Sa amin, lahat. Yung yellow siguro. Alam mo, siguro. Sa amin, nilagay pa nga namin tuna na isda eh. Charing. Ay! Jensan. Ang lansa! Kaya mas amin may pagkamalansa yung halo-halo namin. Ayan. Yung yellow. Ayan. 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 Naku, sarap nito. Uy, aminin nyo sa hindi, sobrang init talaga ng panahon ngayon. Kaya kailangan magpa-relax tayo. Hindi to mga mahal, ha? Yes. Walang mahal dito. Ito, meron dito. Ito, nabibili mo lang to sa palengke. Mm-hmm. Lahat ng ingredients sa palengke. At kung gusto niya pa ng ice cream, manghingi kayo sa kapitbahay. At ice cream. Pwede nyo rin tong gawing negosyo. Pwede kayong magbenta sa harap ng bahay nyo. Kasi kami ganun eh, sa harap lang ng bahay. Alam mo, pakain na kami. Asan ka na? Ito. Sa amin din, nilalagyan namin ng bubble gum. Masarap din to, may pinipig. Diba na? Yes! Ano yung pinipig? Yung crunchy. Alam mo, sa Bulacan, lagi akong may pinupuntahan noon dati. Saan ba yun? May pinipig. Yung pagka nagha-harvest na ng palay, meron silang parang ginataang pinipig. It's the best. Sarap, ginataan. Oh my God! Ginagawa nila yun, nagfe-fiesta, pagka nagha-harvest na. Pag-harvest time. Wait, di ba sa dulo ilalagay yung obe? Sabi ko, huwag iiwan. Oh, ayan na, oh. Di ba? Parang kumukulo na siya, tapos parang dumidikit na yung sugar dun sa ating saging. Pero halu-haluin nyo pa rin kasi didikit. So, eto ha. Okay, malalaman nyo na okay na yung saging nyo kapag kaganito na itsura niya. Ay, ganyan. Yes! Yung ano, malambot, tapos kulay brown na siya kasi dumikit na. Tapos yung malapot na yung ano, yung kanyang may syrup-syrupy na ganyan. Oh. Okay. Ay, masarap yung syrup, lagay mo sa halo-halo. True. Lahat ng mga sabaw ng mga ingredients, no? Uy, guys, sobrang sarap ito, guys. Pwede nyo itong gawin sa bahay ninyo or yung kapitbahay nyo nagtitinda, suportahan nyo, bilhan nyo. Kasi kung kuan naman kayo, kung medyo maliit lang yung budget nyo, 10 pesos lang pera nyo, may 5 pesos na halo-halo sa labas ng bahay. Correct, oo. Tsaka masarap na kwentuhan kapag may kinakaing halo-halo. Yes. Masarap yung... Oo. Ma'am si Jules, ano ba ginagawa mo? Ito, wait lang. Ayan. Guys, ito na sa akin, guys! Wow, ang ganda! M&L! Yung akin, hindi ako sure kung maganda. Basta kinain ko na. Ayan. I'm gonna eat this mango. Guys, I love this mango! It's so asim, it's so sarap! Nangako eh. Uy! Uy, ang sarap! Ihalo ko to. Iba pa rin talaga kapag homemade. Yes, iba talaga pa, ate. Lahat ng ingredients po, pwede mabili sa palengke or kung medyo tamad naman kayo, support our very own. Kasi maraming mga minatamis. Yeah. That way, makakatulong pa po tayo sa industriya ng paggawa ng mga minatamis. Prutas, oo. Madami ngayon yan, madami ngayon. Small businesses. Yes. Super sarap. Murang-mura pa, pumapatak lang 55 pesos. Pag ikaw ang gumawa, so bawat baso po, lumalabas na 55 pesos lang. And again, pwede kayong lumabas ng bahay at ibenta. Correct. The best. Oo. Tsaka ma-adjust nyo pa yung tamis niya kung ikaw ang bibili dun sa kapitbahay mo talaga. Uh-uh. Tsaka kumpara sa mga nabibili sa labas, umaabot ng 65 hanggang 80 pesos. Okay. Kapag ganito karami ang ingredients. So may tubo na yun. Special eh, ang tawag. Pero dito, 55 lang. 55 lang. Why not?